Yo, what's up sa inyo lahat? WB muli ito yung timeline dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines trending news. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang, Diyos ko po, malaking puwersa ng China nasa WPS na tropang Pilipino nagtamo ng pinsala. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Anong sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo, maniniwala kayo, hindi. At yun, play na natin. Kumuha naman po tayo ng karagdagang pag-uulat mula dyan sa Senado. Mga senador, mariing kinundi na ang panibagong pag-atake ng China Coast Guard doon sa Yungin Shoal kung saan niya nagtamo pa ng injury ang isa nating tropang Pilipino. Mariing kinundi na ng mga senador ang panibagong pag-atake ng China Coast Guard sa kamakailang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Yungin Shoal kung saan nagtamo ng injury ang isang tropang Pilipino. Kinumpirma ni Colonel Sersis Trindad, hepe ng AFP Public Affairs Office, na isang miyembro ng Philippine Navy ang malubhang nasugatan ng sadyang banggay ng China Coast Guard vessel, ang mga supply boat ng AFP, na nagsasagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal noong Lunes, Hunyo 17. Labis na ikinagalit ni Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada ang pinakabagong aksyon na ito ng CCG malapit sa Yungin Shoal. Ayon kay Estrada, hindi katanggap-tanggap at direktang pagsuway ang ginawa ng China sa ating soberanya. Gayun din ang tahasang paglabag sa karapatan ng bansa sa ilalim yan ng international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Gagawin na niya ng gobyerno ng bansa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang ating mga Pilipino at itaguyod ang ating pambansang interes. Inihayag naman ni Senator J.V. Hersito na ang mga insidenteng tulad nito ay nagpapatunay lamang na kailangang pabilisin ang pagpapalakas ng defense posture ng bansa. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na paglusob at pagsalakay ng China sa karagatan ng bansa, sinabi ni Hersito na hindi matatakot ang Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Senadora Grace Poe na ang pag-angkin ng China sa mga karagatan ng Pilipinas ay umabot na sa puntong nakapipinsala na sila ng barko at nakakapanakit ng mga Pilipino. Nanawagan si Poe sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na manganap ng suporta sa mga kaalyadong bansa upang matulungan tayo sa mga ganitong pag-uugali ng China na humahadlang sa pagkamit ng soberanya ng Pilipinas. Samantala, para naman kay Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos, hindi dapat makisali ang mga Pilipino sa gulo sa pagitan ng Amerika at China. Ang pahayag ni Marcos ay matapos ibunyag ng US ng paghila at pagrampa ng China sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Yungin Shoal noong Hunyo 17 ay nagdulot ng injury sa isang tropang Pilipino. Sa ngayon anya ay dapat makapanayam ang mga sangkot na Pilipino sa tunay na nangyari. Well, ang kinakailangan unang-una, alamin muna yung detalye. Kasi doon naman sa pangkat ng mga Chino, ang sabi naman nila, tayo naman daw yung in violation. Tignan natin at imbestigahan, alamin natin lahat ng video. In the meantime, interviewin natin ang mga Pilipino. Huwag kayong makikisangkot, huwag kayong masyadong naniniwala sa magkabilang panig. Alam naman natin, magkaaway ang Amerikano at ang mga Incheck, ang mga Chino. Kaya ang atin, gumawa tayo ng sariling investigasyon, kausapin natin mga Pilipino na kasakay sa mga barko, tignan natin ang mga video at iba pang katibayan para malaman kung ano talaga ang nangyari. Kasi iba-ibang versyon ang binibigay sa atin. Samantala, sisimulan na ang paghahanap sa nawawalang Pilipino seafarer ng sakay nung cargo ship na MV Tutor doon sa bahagi ng engine room ito. Nakabase kung saan ay pinaniniwalaan na natrap yun ng atakihin ng Houthi rebels ang naturang sasakyang pandagat habang naglalayag sa Red Sea noong 12 ng Hunyo. Ayon nga kay Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cagdac, nagbigay ng assurance ang may-ari ng naturang cargo ship na isasagawa ang search and rescue operation para naman sa nawawalang tripulante, kalakip na rin ang pag-asang may uuwi ito ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya tumanggi muna na mag-conclude ang kalihim sa posibleng sinapit ng nawawalang Pilipino seafarer. Ibinahagi din ng opisyal na napuno ng tubig na may halong langis ang engine room. Ginawa nga ng Department of Migrant Workers official ang naturang pahayag matapos na kumpirmahin itong araw ng Martes ng White House ang pagkasawi ng naturang Pilipinong tripulante sa pag-atake ng Houthi rebels. Subalit binigyang diin ng opisyal mula sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na hindi pa nakukumpirma sa kasalukuyan kung nasawi nga ba ang nawawalang Pilipino seafarer hanggat hindi nakikita ang kanyang katawan. Samantala, ayon naman kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sinabi ng shipping principal ng MV Tutor na isasagawa ang search operations sa nawawalang tripulante sa oras na madala ang naturang barko sa ligtas na bahagi ng Pantalan.
puwersa o mga mandirigma ng China mga sangkay nagparamdam na po sa iba't ibang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Update po tayo tungkol po sa ganap sa West Philippine Sea na naman na ngayon ay umiigting at tumitindi po ang banggaan ng Pilipinas laban po sa China. Ngayon mga sangkay, mayroon pong report na itong puwersa daw po ng China ay nagparamdam sa gitna po ng flag ceremony doon po sa West Philippine Sea, isang part ng West Philippine Sea mga sangkay. At ito po yung ating aalamin ngayon. Okay, ito, sabi po dito mga barko ng China, umaligid sa gitna ng flag raising sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Sabina Shoal. Kita niyo mga sangkay kung saan-saan na po ito nagpapangabot. Nagdagdag na ng maritime patrol sa ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Kanina, umaligid ang 8 barko ng China sa Escoda Shoal habang ginugunita ng Philippine Coast Guard ang Araw ng Kalayaan. Sa araw pa mismo ng kalayaan, wala po talagang respeto itong China, mga sangkay. Wala po talagang nakikita man lang na kahit kaunting respeto sa Pilipinas. Kaya itong mga to mga sangkay, hindi po dapat ito sinusuportahan. Hindi dapat po ito pinapalakpakan itong ginagawa ng China. Nakakalungkod lang isipin mga sangkay na may mga ibang tao na imbis na maging kakampi ng mismong ating bansa, eh sa China pa po mismo kumakampi, diba? Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, nagdaos ng flag raising ceremony ang ilang kawanin ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal ngayong Araw ng Kalayaan. Mm-hmm. Sa kasagsagan ng seremonya, namataan ng ilang barko ng China. Ayon sa ating Coast Guard, 8 Chinese vessels ang nakapaligid sa Escoda Shoal habang may 4 pang nasa labas ng bahura. 8? Grabe, no? 8 mga barko ng China ang umaaligid. Kailan lang mga sangkay na i-report din po natin na dumarami nga po yung mga warship ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga it's time na sana ang ating gobyerno, sana po yung pamahalaan natin makabili po talaga ng mga matitibay, mga malalakas na pandigma sa karagatan. Nang sa ganun mabantayan po natin, kasi ang dahilan kung bakit po nakapasok itong mga Chinese dyan po sa ibang bahagi o ibang part ng West Philippine Sea, kagaya na lamang po ng Ayungin Shoal, ay dahil po walang bantay. Wala pong mga warship ng Pilipinas, wala pong Coast Guard. Or kung mayroon man mga sangkay, madali lang po itaboy dahil napakaliit po ng barko natin. So sana po makaano tayo, kahit pa paano, no? Yung tipong may palagbo tayo laban po sa China, hindi yung ganito lagi. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya mas pinaigting ng ating militar ang pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo. So ngayon, mas pinaigting na. Ang tanong dito, may gamit bang pandigma itong mga militar natin dyan? Kasi hindi po natin talaga alam kung anong pwedeng gawin itong mga Chinese. Dahil itong mga to, mga traitor itong mga to. Nagkaroon ng internal adjustment ng Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating EEZ. This will allow us... Nagkaroon ng internal adjustment ang Philippine Navy to allow us to project more ships sa ating exclusive economic zone, which will allow us more patrols in longer durations. More patrols in longer durations. Pati ang Coast Guard and in fact pati ang FIFA. Ang kailangan sa West Philippine Sea is more government presence. Mm-mm. Exactly. This is what I'm telling. Na sana mas dumami yung presensya natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang Japan nga mga sangkay, sinubukan pasukin po nitong China eh. Kaya nga lang, dahil matindi ang presensya ng Japan sa kanilang teritoryo, naitaboy po nila yung mga Chinese. Binomba po ng water cannon. So this time, no? This time, bantayan naman po natin. Ayan po, tama po yung sinasabi po niya na ano, pati ang Coast Guard, in fact, pati ang BFAR, ang kailangan sa West Philippine Sea is more government presence by the maritime players and agencies. Kasi kung walang presensya po dyan, yung puro lang tayo sabi na, sa amin yan. Ay wala, mga sangkay. Walang mangyayari dyan.
It's time na pakawalan po natin yung mga mandirigma natin sa karagatan. Kasi ako naniniwala na itong China, takot po yan makipagdigma. Bakit? Malago po yung kanilang ekonomiya, kanilang bansa kahit papano. Ang ganda po ng daloy ng kanilang ekonomiya. Kung titingnan po natin sa mga yung mga malalaking syudad ng China, like Shanghai, saan pa ba? Beijing, at marami pa pong iba. Eh, ang laki po ng pinagbago. Kaya naman mga sangkay, sana maano to. Mabantayan po talaga natin. Kasi hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin nito mga Chinese sa iba pa nating teritoryo na papabayaan lamang po natin. Pwede maritime players, maritime agencies. Ngayong linggo na ipatutupad ng China ang kanilang patakaran na arestuhin ang mga anilay trespasser sa mga inaangkin nilang teritoryo. Anim na pong araw daw posibleng makulong ang mauhuli nila. Tingnan natin kung gagawin talaga nila. Ang manghihimasok, ang isang mambabatas, pinatitiyak sa AFP ang pangakong poprotektahan ang ating mga mangingisda sa anumang posibleng gawing pangharas ng China sa West Philippine Sea. Correct, yan po talaga. Dapat mas maraming sundalo kasi sa internal threat natin, hindi na po tayo masyadong namumroblema dyan kasi palagas na nga po yung mga nasa loob ng mga kalaban ng AFP. Pero yung nasa external, ito po yung delikado. Kasi, ano sila eh, papasok po sila sa Pilipinas eh. Habang nasa labas pa lamang po sila ng teritoryo natin, itabuy na po natin. Kahapon lang ng atasan ng Pangulo ang mga sundalong Pilipino na maging handa sa lumalalang external threat o banta sa labas ng bansa. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang 10-line claim ng China ang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Sa tradisyonal na Van Dinor o Wine of Honor sa Malacanang kanina, ipinaalala ni Papal Nuncio Charles John Brown sa harap ni Chinese Ambassador Wang Silian na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. That is the path of dialogue. Patient, serious dialogue together with a respect for international law and respect for legitimate diversity. Engaging with others. Sa harap pa mismo mga sangkay ng opisyal ng China. Particularly those with whom we profoundly disagree is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Una nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-line claim ng China. Nagbabalita mula sa front. Okay, so sana mga sangkay no, maano natin to. Tama yung sinasabi ni ng isang opisyal na more presence ng government po dito dyan sa West Philippine Sea ang kailangan. Kasi kung wala po tayong gagawin dyan at puro lang tayo sabi-sabi na atin yan, walang mangyayari. Diba? Wala pong mangyayari. Kaya ngayon palang mga sangkay, i-ano na po talaga natin. I-solid na po natin ang mga kailangan po natin dyan. Mga kailangan po natin gawin para sa ating teritoryo. Padalhan po doon ng AFP, padalhan po doon ng mas malalaking mga barko. Yan pa ang isa sa mga problema natin. Wala po tayong mga malalaking barko na dapat magpapatrolya dyan. Kung mayroon man tayong Philippine Coast Guard, napakaliit lamang po ng barko na yon. Pero kung may mga malalaki po tayong barko na may mga water cannon, mahihirapan po sila dyan. At possible atras po sila. Maraming gustong pasukin ng China kasi hindi lamang po yung Ayungin Shoal, yung Pag-asa Island, marami pa pong iba. Yung gusto nila makapag-penetrate sila kasi nga gusto nilang maangkin yung buong teritoryo ng South China Sea. Yan problema naman po sa Pilipinas. Wala po tayo gaanong puwersa dyan. Diba? Kaya naman ngayon mga sangkay, naway masolusyonan po ito. So ano po ang inyong opinion ngayon mga sangkay? Tingin nyo ba tama na mag-deploy na ang Pilipinas ng mas marami mga kasundaluan dyan sa West Philippine Sea dahil nga po sa dumarami at tumalakas na puwersa ng China dyan? I-comment nyo po sa ibabangin nyo mga... Diyan nga mga kabalits natin yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga mga senador maraming kinundi na ang panibagong pag-atake ng CCG sa Ayungin Shoal kung nagtamo ng injury ang isang tropang Pilipino. At dito pa nga paghahanap sa nawawalang Pinoy seafarer ng MV Tutor sinimulan sa engine room ng barko ayon sa DMW. At dito pa nga yung patuloy nga umanong pagbibigay hakbang ng mga checkwang to o mga tila nga ba no pagpaparamdam ng kanilang puwersa dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo o dito nga sa bahagi nga ng West Philippine Sea na kung saan patuloy at patuloy nga yung sinasagawang mga tila nga ba no
pananakot at pagpapadala nga ng mga barko nito dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo na patuloy na pinapasok at talagang handang umano'y gawan nga ng hindi tamang tugon ng mga checkwang to. Itong mga checkwang to na nagnanais talagang tuluyang masakop o makubkub na nga itong bahagi ng ating soberanya o teritoryo na patuloy naman na talagang dapat lamang mabantayan na talagang mabigyang hakbang ng ating bansa o ng ating puwersa itong mga isinasagawang hindi tama ng mga checkwang to sa bahagi ng ating mga soberanya, lalong-lalo na sa mga pagharang o yung nais na paghuli nga no, sa ating mga maliliit na mga mangisda o yung mga Pilipinong papalaot dito na gustong nga gawan na naman ng panibagong hakbang na hindi tama o hindi tamang tugon ng mga checkwang to, yung patuloy na panguhuli at talaga nga yung kanilang nga mga isasagawa nga mga hakbang upang tuluyan tayo yung mapaalis at talaga nga tuluyan nga masolo at makuha nila itong ating teritoryo. Na dito nga ay patuloy at patuloy din naman yung ating isinasagawa nga hakbang sa kabilangan ng hamon ng mga checkwang to na hindi nga sinusukuan ng mga banta at talaga ng mga pagnanais na gustuhin ng mga checkwang to ay patuloy at patuloy na pumapalag nga yung ating bansa sa kanilang mga nagiging mga pahayag o pagbibigay batas at mga tugon na hindi tama rito eh talaga nga yung mga pagsalag ng ating bansa ay handang ang gawin no, sa kabila ng mga umiinit at talagang umiigting na mga pagitan na talagang hindi magandang tugunan ng ating bansa at sa mga checkwang to. Na kung saan ipatuloy tayong talagang ginagawa nito ng mga pananakot o talagang paglalapag ng mga barko nila dito sa bahagi ng ating soberanya na talagang dito hinahamon yung ating pagtitimpi at talagang patuloy nilang nais na ipakita sa ating bansa na talagang wala tayong laban dahil nga sa dami ng mga barko na nais nilang ilagay o ipadala rito nga sa West Philippine Sea. Subalit hindi nagpapatinag yung ating mga nakatalagang mga hukbo rito o yung ating mga barko ay patuloy at patuloy din yung pagbibigay hakbang at talagang mga pagpapatrolya upang maprotektahan na talagang hindi nga makuha ang ano't ano pa mga soberanya na nais ng mga checkwang to dahil ito rin naman ang mandato ng ating Pangulo. Na dyan ngayon mas nararapat na dagdagan pa at talagang mapalakas pa yung ating mga pandepensa, yung ating mga kagamitan upang maharap at talagang hindi nga magtagumpay mga nais na isagawa ng mga checkwang to dito nga no, sa soberanya natin at maipakita nga yung magiging talagang pagnanais ng ating bansa na wala nga makamit itong mga checkwang to ni katitinga ng ating mga karagatan nga. Na mas ito nga ang bigyang pansin yung paglalagay ng mga kagamitan at talagang yung pwede rin pangharap at pantaboy sa mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to upang hindi nga napatuloy at patuloy na bubuli na dito nga ay nais lamang sagasaan yung ating mga barko o yung ating mga manlalayag dito. Kung meron tayong mas matibay na kagamitan na talagang pwede nga maipandepensa at pwedeng ipangharap sa mga checkwang to na kayang-kayang sumagupa at talagang kayang-kayang sumabay sa mga pambubuli o mga pangaharas ng mga checkwang. Na ngayon nga ay patuloy lamang na pagsidhi at talagang matibay na determinasyon ang bala ngayon ng ating mga hukbo at talagang ng ating mga nakatalaga. At bantay natin dito nga no, sa ating mga teritoryo, yung ating mga kasundaluhan na hindi nga matitinag yung lakas ng loob at determinasyong maprotektahan yung ating bansa. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!